Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos and I'll be showing you around about this bike. So right now, in front of you, it's a Honda TMX 125 base bike. Ang ginawa namin dito is a classic scrambler. Some would say it will be a Venduro, no? So hindi natin siya pwede classify as Venduros because yung Enduro kasi ang base bike niya talaga is yung mga old Enduro. Tapos kinire-restore siya and then ginagawa siyang scrambler. So that's why it's called Venduro. But this one is a brand new base bike which is a TMX 125. So, ginawa lang natin dito is a scrambler or classic scrambler, no? So, yan. Pero yung look niya is almost same as Venturo. So, modifications na ginawa namin dito, unahin natin yung tires. Of course, yung tires na ginamit natin is a 4.10x18, both front and rear. Ang rim size naman natin, nag-retain tayo ng 1.6 sa front para makakapagkasya siya dito sa front suspension. Sa rear naman, naglagay tayo ng 1.85. So, mas wider yung rim size niya, no? Para magmukha siyang malaki sa likod. Yun. Tapos, if you notice, yung spacing niya or yung pinaka-gap ng mismong tires or yung wheelbase niya, medyo mas malayo na siya, mas mahaba na siya. Why? Ginawa natin dito is to extend yung swing arm. So, nag-extend tayo ng swing arm pero different process yung ginawa namin. Hindi tayo nag-cut sa tube. Yun yung kagandahan dito kasi we don't want to compromise yung strength ng tube para humaba lang yung swing arm. So meron kaming process dito, no? May ginagawa si Iron Makina about this process para makapag-extend tayo without compromising the integrity. Yan. Next, of course, if you notice yung exhaust natin. So sa exhaust natin, naglagay tayo ng bottle pipe exhaust. So sa bottle pipe exhaust, kagandahan dito, hindi siya masyado maingay. Kasi marami nagtatanong, paano pag nahuli ng pulis, paano pag nahuli ng ganyan. So, of course, once it's modified, there's gonna be a point, there's gonna be a certain point na mahuhuli talaga tayo at masisita tayo. Okay? So, hindi natin siya pwede sabihin, hindi tayo mahuhuli. Pero, we retain naman yung idea na hindi siya super loud. So, hindi siya masyadong pansinin or hindi siya masyadong sitahin, no? So, kagandahan dito, medyo bassy yung tunog niya. So, medyo mabassy yung tunog niya. Hindi siya super loud. Ayan. So, maganda lang talaga siyang tingnan. Bagay siya sa design. At the same time, it helps you para makahinga yung konti yung makina. No? Ayan. Okay, next is, of course, yung mga turn signals natin or yung pinaka-signal lights natin. Naglagay tayo ng mga classic signal lights. This is actually for looks para maganda yung design niya para pumasok sa mismong design ng classic scrambler. So, malalaki talaga siya. It's about 3 inches, no? So, okay naman siya kasi kagandahan dito, bagay lahat yung pinagsama-sama natin mga parts. Yan. At the same time, quality siya, no? And hindi siya masyadong masisita kasi ang laki niya para sa signal light, eh. So, parang isipin ng mga enforcers natin, still stock pa rin yung design ng motor. Yan. Then next is, of course, yung headlight natin. So, itong headlight na to is an aftermarket headlight. I think this is based from a Monkey, Honda Monkey, no? So, integrated na yung pinaka-speedometer niya. So, yung kagandahan dito kasi hindi mo na kailangan maglagay ng mount para sa mismo speedometer. It's just that, medyo mas mahal lang siya. Kasi yung pinaka-headlight mismo itself, at the same time, yung speedometer niya, magkakasama na siya, medyo mahal lang, medyo pricey lang siya. Pero kagandahan dito, it fits the whole look of the bike, no? Yun yung pinaka-bagay. Okay? So, sa likod naman, naglagay tayo ng LED, integrated light. So, teardrop design siya. So, classic din siya, no? Nilagay natin siya is chrome para maganda yung tsura ng buong motor. Pagandahan dito, very bright yung nasa likod niya. Para kitang-kita ka talaga sa likod. So, kahit super dilim, halatang-halata ka na nandito ka. Yan. With the chassis naman, so, makikita nyo yung chassis natin. Yan. Ito po. Okay. Sa chassis natin, normally ang ginagawa ng mga modify ng TMX or any custom bikes is of course yung U-bend. Okay, yung U-bend kasi, doon nagsisimula yung pinaka-design ng bike. Okay, so bakit kaya kailangan natin ng ganito? Kasi yun yung pinaka-nagdadala sa mismong motor, eh. Kumbaga parang kinakut down natin yung chassis para mag-fit yung pinaka-symmetry ng mismong design ng bike. Okay, so what we did naman dito sa bike na to
if you notice, this is a extended U-bend. So medyo mahaba siya, tingnan, no? Why? Kasi yung vintage enduro or mga classic scrambler, talagang merong ganito. So makikita natin, kacheck natin siya sa YouTube or Pinterest or sa mga ganyan, Instagram. Makikita niyo yung mga classic, normally merong extended na U-bend. Okay? So maganda dito sa U-bend natin ngayon, may lang kasi ang gumagawa nito, is a detachable U-bend. Okay? Natatanggal siya. So, kagandahan kasi sa mga ganitong design, of course, ginawa na namin siya ng paraan para ma-lessen down yung paggawa or pag-repaint ng mismong chassis. Okay? Sa chassis kasi, ang gagawin lang natin, kinakat lang natin siya dito, kinakat lang sa certain point. At the same time, re-powder coat lang yung part na kinat na yun. So, very minimal lang siya. Super, super liit lang yung may pa-powder coat natin. And at the same time, yung pinaka-U-bend niya, yun na yung pa-powder coat natin. Differently or pinaka kumbaga nakahiwalay na siya, no? Hindi na siya ipa-powder coat all throughout here. So hindi na natin kailangan kalasin yung buong motor. Okay? Yun yung kagandahan dito. Pero it lessens the time kumbaga pag gumo-modify. Hindi na natin kailangan i-repaint dito. Medyo madumi kasi tingnan yun. At the same time, madumi yung proseso nun. But this time, mas madali na siya. Ayan. Only at Iron Mackinac Customs. Ayan. Okay? With the rear suspension naman. So ito, this is a 360mm rear suspension. So, mas mahaba na siya sa original na 320. Pwede tayong maglagay ng 340mm. It's just that it won't, you know, complement the look. So, we want it as high as possible. Ito na yung pinakasagad niya. More than this, medyo hindi na maganda tingnan. Ayan. Okay? So, next, of course, dun sa brake arm niya, nang modified din tayo is because nag-extend nga tayo ng swing arm. So, medyo humaba na yung clearance ng wheel size natin or yung pinakagulong natin dun sa mismong chassis. So we have to modify yung pinaka brake arm niya or brake stopper niya, no? So nag-modify tayo, gumawa tayo ng bago nun. Okay? And then sa front naman, if you notice this one, naglagay tayo ng Royal Enfield Classic 500 na handlebar. So bakit kaya ating ginagamit natin most of the time? One, matibay siya. Okay, two, complements the look of our classic scrambler, no? Just chrome plated na siya. So matibay yung pagka-chrome niya. So kaya ito yung gusto namin ginagamit dito. Okay? And then, so sa classic side mirror, naglagay tayo na medyo malalaki. Ayan. Kasi alam niyo naman yung mga old school na classic scrambler or mga classic bikes, medyo malalaki yung side mirror niya. And it would complement the whole look of the bike. Yun yun. Yun yung idea dito. Okay? And then, naglagay din tayo na classic na ito, relo. Ayan. So may relo tayo dito. It comes with the bike. Ayan. So bagay siya. And then, with the fenders naman, okay, sa fenders naman, naglagay tayo na shorter but chrome-plated na fenders. Kasi mga nilabas ng bagong Honda TMX, medyo hindi na siya chrome. Bawas na yung chrome doon sa mismo mga bagong TMX. By the way, this is a 2022 Honda TMX 125, no? So bago siya, brand new siya. So, naglagay tayo ng chrome-plated na fenders sa harapan at at the same time, sa likod din. Okay, yun yung kagandahan dito. Isa sa mga minodify namin, of course, yung seat, no? So we have a premium seat na ginawa. Nagpalit tayo ng original seat at ginamit natin yung pinakamakapal na base plate na pwede natin ilagay. We used a 1.75 base plate para ma-accommodate yung space dito sa mismong chassis. So kagandahan dito, yung foam na ginamit nito is still the original. So para mas maganda pa rin yung lapat ng foam at the same time, matibay siya. So meron din siyang wrap sa loob, so kahit mabasa siya, walang problema. Ayan. Going back sa paint naman, so sa paint, naglagay tayo ng baby blue or metallic baby blue. Tapos, inclined with silver, metallic silver. Yan, so bakit kaya ito yung mga color na nilalagay natin sa production bike? Why? Kasi one, it complements yung mga chrome. Two, malinis siya tignan. And three, it complements the whole look of the bike na classic. Yeah, so maganda yung pagkakapintura dito. We use a K92 paint at the same time a Ansel top coat. So maganda dito. So even yung mga lines niya, maganda yung pagkakalapat niya. Okay? Overall, maganda yung kinalabasan ng classic scrambler natin, no? So this is our production number 5 and it's up for sale, no? So dito sa mga interested po na kuhanin yung mismong motor na to, kagandahan dito, bakit kaya sinasabi nila yung price kasi na nilalagay namin sa mga production bike namin is medyo steep or medyo mahal daw. Okay, so bigyan ko kayo ng idea, no? Dun sa first natin na nilagay na production bike, which is the
yung white scrambler, yung modern scrambler na nilagay natin, it priced at around 154,000. Okay? And then the next one, yung classic, 147,000. And then the other one is about 150 yata din siya, 152,000 din yata siya. And then yung least recent na orange na nilabas namin is about 160,000. Okay, so bakit kaya daw mahal to? Bakit kaya mahal ang production bike? Okay, let me explain this to you. Kasi sinasabi nila, pwede na ako bumili ng XSR155, pwede na ako bumili ng ganyan, pwede na ako bumili ng ganito. Yes, tama po yun. Makakabili na po kayo sa amount na yun. Pero ang kagandahan po dito is because yung design po, wala po kayo makikita ng ganito design sa any distributor or brand na ginagawa ng mga big names sa pagdating sa mga motorcycle, no? Alam niyo naman po ito na this is one of design lang po lagi. So basically, pag lumabas kayo sa daan, isa lang ang makikita niyo ng ganito. Wala na po kayo makikita na ganitong design. Okay? So this is originally made by Iron Mackin ng Customs. Okay, yung concept niya. Okay, we're not claiming na kami yung gumawa ng buong motor, the chassis, the engine, of course, we're not claiming that, but the design itself, kami po yung gumagawa. Okay, so that's why, pag lumabas po kayo dito, pag titingin na kayo, saan nyo po binili yung motor nyo na yan, sasabihin nyo lang po, Iron Mackin ng Customs, and it's a one-off bike po. So, yun yung kagandahan dito. Hindi po kami naulit ng design. Okay, similar siguro, pero hindi po 100% same design po. So, yun yung kagandahan dito. That's why it's very expensive. It's not really very expensive kasi it's more of having this pride na ikaw lang ang meron ganitong design na motor. Okay? Plus, yung ginamit kasi namin dito materials, hindi rin naman po siya basta-basta. We don't use naman po yung mga alam namin hindi magandang materials or parts, no? So, normally use lang po yung mga premium parts na pwede namin ikabit sa production bike para hindi rin naman po kami mapahiya. Ayan. So, bali, ang price point po nito motor na to is about 165,000. Given a thought, yung sinabi po natin kanina, yun po yung pricing po namin dito. So, pero sa mga interested naman po, puntahan niyo lang po kami dito, pag-usapan po natin yung price, pwede man natin siguro yung event na konti. Ayan. So, again. Tsaka yung process po kasi ng pagkakagawa po ng motor po namin, ay maganda po siya. Hindi po siya basta-basta ginagawa. And at the same time, may procedure na po kami dito. And at the same time, it takes a lot of time para to do everything in a perfect way. No? So, binabayaran po natin dito yung knowledge mismo ng pagkakagawa ng motor, kung paano hinawakan yung mismong motor or paano namin siya inhandle. And at the same time, yung concept, yung pag-iisip, no? Yun yung binabayaran talaga dito. That's why it's expensive, no? Kasi marami po tayong mga viewers and then mga followers po na nagtatanong yun nga na medyo mahal nga daw yung production. So, I understand po your sentiments. At the same time, naintindihan naman po namin yung idea. Kasi miski ako, medyo mataas talaga siya. But, kagandahan dito, yung idea na lang kasi na ikaw lang ang meron eh. Diba? Yun yung maganda dito. Kumbaga, hindi na siya masyado parang ngayon, bumili ka ng XSR, no? So, pag lumabas mo sa XSR, may makikita ka 2, 3, 5, 4, di ba? So, ang dami niyong may ganito. So, kagandahan dito sa bike na to, isa lang siya. Okay? We don't sell this commercially. Kumbaga, minibenta lang namin siya, one per design lang. Yun yung pinaka-idea namin dito sa motor na to. Okay? So, again, going back sa mismong build natin, again, this is one of the things na gustong-gusto kong ginagawa at the same time sa team ko, create something na masarap sa mata, at the same time, yung idea na, huy, saan niyo po binili yan? Diba? Yun yung tanong dito lagi eh. Saan niyo po binili yan? Anong brand po yan? Okay? So, we're not saying na this is our brand. This is still a Honda, of course, but it's customized by Iron Mackin Premium Bikes. Yun yung pinaka lumalabas dito na pangalan. Yan. Again, thank you po sa pagpanood ng vlog po namin. We hope to see you soon, and at the same time, panoorin niyo po yung mga susunod na aming mga vlogs sa mga motor na ilalabas po namin, no? Also, we would like to invite you po sa bago po namin service center. It's actually right beside lang po the Iron Mackin Custom. Tawag po namin dito is Iron Mackin Service Center under Gulf Oil po siya. Partner po natin si Gulf Oil, no? Pagdating dito sa service center na to. So, makikita niyo po yung malaking logo ni Gulf Oil dito, no? So, we would like to take this opportunity to give shout out po sa Gulf Oil Philippines. So, maraming po salamat sa opportunity. And at the same time, we will be
accommodating na po soon, by end of this month po siguro or early February. Yan. So, doon sa mga gusto magpa-PMS po or pa-check lang po ng mga oil, palit po ng mga langis, and everything, mga ganun-ganun. Yan. So, punta lang po kayo sa Iron Makina Service Center. It's located here in Balibago, Santa Rosa, Laguna, across Walter Mart, Balibago. Yan. So, malapit lang po tayo sa Santa Rosa exit. So, lalagyan na lang po namin yung pinaka-location namin dito sa page na to. Ayan. So, again, this is Paul of Iron Makina Customs. Please like, share, and subscribe po our Facebook page, Instagram, and YouTube channel po. And please po, pa-click na lang po yung bell para ano, lahat po ng mga bago naming vlogs, mapapanood niyo po siya. Especially yung mga latest na ilalabas natin mga motor. Ayan. So again, thank you so much po. And I hope you enjoy this video. See you again soon.